magandang araw mga bata. Ngayon ay magtutunghayan na naman natin ang isang bagong aralin. Maghanda ng makinig at manood sa akin. Ang paksa natin ay tungkol sa pag-abay. Ano nga ba ang pag-abay? Ay mga salitang nagbibigay puring o naglalarawan sa pagdiwa, pagpuri o pagwapang abay. May tatlong uri ng pang-abay. Una, ang pang-abay na pamaraan. Pangalawa, pang-abay na pamanahon. Pangatlo, pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa sa pangungusap. Ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa pook o lugar ng pinangyarihan. Pinangyayarihan o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Ngayon ay tumungo tayo sa ating piling at paksa, ang pang-abay na pamaraan. Pag-aralan natin ang ilan sa mga halimbawa ng pang-abay na pamaraan sa loob ng pangungusap. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang pang-abay sa pangungusap ay mahigpit. Siya ay kumakain ng mabilis. Ang pang-abay sa pangungusap ay mabilis. Maingay ang kanyang pagpalakpak. Ang pang-abay sa pangungusap ay maingay. Dahan-dahan ang paglalakad ni Lolo. Ang pang-abay sa pangungusap ay dahan-dahan. Masaya siyang naglilinis sa bahay. Ang pang-abay sa pangungusap ay masaya. Galit na sumigaw ang pulis sa kanila. Ang pang-abay sa pangungusap ay galit. Pag-ewang-ewang na naglalakad ang mga magkakaibigan. Ang pang-abay sa pangungusap ay pag-ewang-ewang. Nagsalita siya ng pautal-utal sa klase.
ang pang-abay sa pangungusap ay pautal-utal. Nakabungis-ngis niya akong tingnan. Ang pang-abay sa pangungusap ay nakabungis-ngis. Palapit niyang ibinulong sa akin ang nakita niya. Ang pang-abay sa pangungusap ay palapit. Iyon ang ilan sa mga halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Maraming salamat sa pakikinig.